Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment Through the Lens of Grace. Mga kapatid, ating pong ipagpapatuloy ang ating pong pagbabalangkas patungkol po sa Who I Am When I Met Christ Jesus and We're Now Here in Part 12, We Are Rich Not Poor. Ating pong pakatandaan mga kapatid that we are tackling about divine exchange. Dahil nga po ang Panginoon na mayaman ay nagpakadukha upang tayo na mga nakaranas ng karukhaan ay maging mayaman. And it's all about divine exchange because Jesus was made poor that we might be rich. Let me read it again and let me emphasize this, brethren in Christ. Jesus was made poor that we might be rich. And that is divine exchange. At ating pong mababasa sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, Tagalog ang Biblia, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. And in King James Version, 2 Corinthians 8:9, For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. So here, brethren in Christ, take note the word rich and poor. Ang sabi po dito ni Pablo sa mga mananampalataya ho sa Corinto na bagamat ang ating Panginoong Hesukristo ay mayaman, siya po ay nagpakadukha upang sa kanyang karukhaan, tayo mga nakaranas po ng karukhaan ay maging mayaman. Now, let us define the word rich. The word rich in Greek word is plousios, meaning wealthy, literally wealthy, abounding with. And it translated rich, brethren in Christ. Again, the Greek word rich is plousios, meaning wealthy. Kaya ang ating Panginoon is really wealthy, brethren in Christ. In all things, He is abounding. And the word plousios, brethren in Christ, its root word ay plutos, meaning wealth, literally riches, wealth, abundance, abundance materially, abundance spiritually, money, possessions, valuable bestowment, and it translated riches. Kaya kapag pinag-uusapan ho natin ang riches, we are not just talking about spiritual riches, kundi maging po sa tinatawag natin literal riches, tulad po ng mga possessions, tulad po ng money, mga kapatid. It is not just material, even financial, brethren in Christ. Kaya wag po natin ikakahon ang pag sinasabing riches, brethren in Christ, sa spiritual na buhay lamang, kundi maging po sa material na buhay ay ito po ang tumutukoy, mga kapatid. And now, let us define the word became poor because the Greek word became poor ay isa lang po ang ginamit. The word became poor in Greek word ay tokeio, meaning to be a beggar, be destitute, literally, to be a beggar, to become indigent,
translated become poor brethren in Christ. Again, the word became poor in Greek word is toukeio, meaning to be a beggar, be destitute. So natin makikita po na si Jesus ay naging indigent. Siya po ay parang naging beggar para lang tayo ay maging mayaman. And again, it's that's because of the divine exchange, brethren in Christ. Kaya ngayon, wag na po natin isipin na we are still poor in the sight of God, in the presence of God, because we have been made rich through our Lord Jesus Christ. And again, this is one of the divine exchanges that we have with our Lord Jesus Christ, na siya na mayaman, nagpakadukha upang tayo na mga dukha ay yumaman. Again, Jesus was made poor so that we might be rich. Kaya wag mo na pong isipin na mahirap tayo, tayo ay kalulo, mga kapatid, kundi isipin natin na tayo po ay mayaman sa presensya ng ating Panginoon, because mahalaga ho ang ating mga kaisipan by thinking that we are rich, because it will affect the way we think, the way we speak, and the way we act, brethren in Christ. Kaya nga sinasabi po natin, now that we are made rich in Christ Jesus, act as rich, think as rich, and of course, speak as rich, brethren in Christ. Kaya tama po ang pagkaliwat o pagka-translate ng Amplified Version sa 2 Corinthians 8:9. For you are becoming progressively acquainted with and recognizing more strongly and clearly the grace of our Lord Jesus Christ, His kindness, His gracious generosity, His undeserved favor and spiritual blessings, in that though He was so very rich, yet for your sakes He became so very poor, in order that by His poverty you might become enriched, abundantly supplied. Kaya dito, mga kapatid, our Jesus Christ is not just rich, He is very rich. Pero dahil sa ating kapakanan, siya po ay naging dukha at nakaranas ng karukhaan, so that we will have His riches, brethren in Christ. That's why we are all rich. Paano po ang Panginoon naging mayaman? Ito po ay laging sinasabi that everything we need, everything we have, it's all because of the riches of God. Ito po ang wika po ni Apostle Paul sa mananampalataya sa Filipos, sa Philippians chapter 4 verse 19, Tagalog ang Biblia, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. And in Amplified Version, Philippians 4:19, and my God will liberally supply, fill to the full your every need according to His riches in glory in Christ Jesus. So here, brethren in Christ, it is very clear enough that everything we need is in accordance to the riches of Christ Jesus. And that's why we have everything we need, because of His riches in glory, brethren in Christ. Kaya maliwanag, kaya kung wala pong kayamanan ang Diyos, mga kapatid, wala po tayo sa mga kailangan natin, wala po tayo sa mga mayroon tayo sa ating buhay. Kaya all that we have, everything that we need is in the riches of our Lord Jesus Christ. Now, the word supply, brethren in Christ, kasi sabi nga po doon, mga kapatid, na my God will supply, brethren in Christ,
Let us now define the word supply in Greek word. The word supply in Greek word is plero, meaning to make full, to complete. Literally, to make replete, to crown, level up, to furnish, satisfy, execute, finished, accomplished, and it translated fulfill, fulfilled, filled, full, fully, make perfect, complete, preach, supply, ended, accomplish, after, come, expired. So again, the word supply in Greek word is plero, to make full, to complete. Kaya mga kapatid, hindi ho tayo pinagkukulang because God supply everything we need. Kaya nga sinasabi po natin, everything we need is in our Lord Jesus Christ. And the word brethren riches, ang ginamit po dito ay riches, and my God shall supply all your need according to His riches. So the word riches ay ang ginamit rin po dito mga kapatid ay plutos, meaning wealth, literally riches, wealth, abundance, abundance materially, abundance spiritually, money, possessions, valuable, bestowment, and it translated riches. Kaya mga kapatid, again, every time we speak and we talk about riches, it does not just speak about spiritual riches, kundi ito rin po ay speaks about material riches, such money, such possessions, such everything we have, brethren in Christ. Now, let us continue. And how the Lord become wealthy, brethren in Christ? Paano siya naging mayaman at sa anong bagay siya mayaman? Of course, unang-una sa lahat, napakayaman ang Diyos sa kanyang biyaya. And every time we talk about grace, brethren in Christ, it speaks about all the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Let us read here in 2 Corinthians chapter 9, verse 8, Tagalog ang Biblia. At maaaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. And in Amplified Version, 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnished in abundance for every good works and charitable donations. So here, brethren in Christ, tayo po ay pinayaman at maaari tayong payamanin ng Diyos sa lahat ng kanyang biyaya. At ang wika nga po dito sa Amplified, ang grace ay every favor and earthly blessings, brethren in Christ. And now, kaya po mga kapatid, binanggit rin po na ang dahil maaari tayong payamanin ng Diyos sa lahat ng biyaya, that's why Apostle Peter called God as the God of all grace, and we can read it in Peter chapter 5 verse 10, Tagalog ang Biblia. At ang Diyos ng buong biyaya nasa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatiang kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. And in Amplified Version, 1 Peter 5:10, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who imparts all blessings and favor, who has called you to His own eternal glory in Christ Jesus, will Himself complete and make you what you ought to be, established, and ground you securely, and strengthen and
settle you. So here, brethren in Christ, always remember that the God that we worship, the God that we serve is the God of all grace, and the God that we worship and serve is able to make us rich in all grace, brethren in Christ. He is able to make us rich in all grace, brethren in Christ. And again, every time that we talk about grace, it speaks about all the finished work of our Lord Jesus Christ, tulad po ng salvation, healing, deliverance, blessings, everything, brethren in Christ, ay we could find it sa biyaya ng ating Panginoon. Now, this point of time, ay paano po tayo pinayaman ng Diyos sa lahat ng kayamanan, mga kapatid? We are going to tackle the 4 G's of God, in which in accordance of these things, tayo po ay naging mayaman sa Panginoon. First, we are rich according to the riches of God's glory to us. Maliwanag naman po na tayo po ay sinuplayan ng kayamanan ng Diyos ayon sa kanyang kaluwalhatian, mga kapatid. And we can read it in Romans 9:23, Tagalog ang Biblia, at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kaniyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. And in King James Version, Romans 9:23, and that he might make known the riches of his glory on the vessel of mercy, which he had afore prepared unto glory. So, brethren in Christ, that's why we have to understand kung papano at ano ang kayamanan na mayroon po ang ating Panginoon, because these are the things na in-exchange niya po sa buhay ng bawat isa sa atin. And according to Romans 9:23, riches of His glory, brethren in Christ. At let us define the word glory. The word glory in Greek word is doxa, mean good opinion, praise, honor, glory. Literally, honor, renown, glory, and especially divine quality, the unspoken manifestation of God, splendor, and it translated dignity, dignities, glory, glorious, honor, praise, worship. So again, the word glory in Greek word is doxa, meaning good opinion, praise, honor, and glory. Kaya mga kapatid, kaya po pala tayo nagbibigay papuri, nagbibigay pagsamba, nagbibigay pasasalamat sa Diyos, dahil mga kapatid, according to His glory, according to His riches of His glory, brethren in Christ, we have what we have. Kaya tayo ay nagbibigay. Diga nga po, tapag tayo ay sumasamba, tayo po ay nagpupuri, tayo ay nagpapasalamat kay Lord, it's all because of what He has done sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya tama po ang pagkaliwat muli sa Amplified Version ng Romans 9:23. And what if He thus for possess to make known and show the wealth of His glory in dealing with the vessels, objects of His mercy, which He has prepared beforehand for glory. So, brethren in Christ, ang ginamit po dito ay wealth of His glory. Kaya, thanks be to God because we have His wealth of His glory. At binanggit rin po ito, mga kapatid, sa Ephesians 3:16, Tagalog ang Biblia, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. And in King James Version, Ephesians 3:16, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man.
So here, brethren in Christ, we are granted with strength, with might, of course, of our inner man, in according to the riches of His glory, brethren in Christ. And in Amplified Version, Ephesians 3:16, may He grant you out of the rich treasury of His glory to be strengthened and reinforced with mighty power in the inner man by the Holy Spirit Himself indwelling your innermost being and personality. Kaya, it is very clear enough, ang pagkabanggit po sa Amplified ay rich treasury, brethren in Christ, the rich treasury of His glory. And also, it is mentioned here in Ephesians 1:18, Tagalog ang Biblia, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kaniyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. And in King James Version, Ephesians 1:18, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. And also here in Amplified Version, Ephesians 1:18, by having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand the hope of which He has called you, and how rich is His glorious inheritance in the saints He is set apart once. So, mga kapatid, maliwanag na tayo po ay mayroon pong tinatawag na kayamanan ng kaluwalhatian, at ito po ay pamana sa atin na mga binanal ng Diyos, sa atin na ginawang katuwiran ng Diyos, mga kapatid. Kaya salamat, because we have this inheritance, brethren in Christ, the riches of His glory. Now, let us continue. Number two, we are rich according to the riches of God's goodness to us. He is not just rich in glory, He is also rich in goodness, brethren in Christ. Now, let us read here in Romans 2:4, Tagalog ang Biblia, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. And in King James Version, Romans 2:4, or despises thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. So, take note the word goodness, brethren in Christ. Kaya nga po, ang Diyos, kaya po tayo nagbalik loob sa Diyos, nagrepent, is not because tayo po ay pinarusahan ng Panginoon, kundi dahil sa tayo ay ginawan ng kabutihan ng Diyos. Kaya ang nakapagpapabago, mga kapatid, sa isang tao ay hindi po yung disiplina, kundi ang nakapagpapabago sa isang tao ay ang kabutihan, mga kapatid. At iyan po ang ginawa ng Diyos. He just did good things sa buhay po natin. That's why we repented. That's why we renewed our minds. That's why we come back to Him, because of His goodness. Now, let us define the word goodness in Greek word. The word goodness in Greek word is Christotes, meaning goodness, excellence, uprightness. Literally, goodness, uprightness, kindness, gentleness, usefulness, moral excellence. And it translated gentleness, good, goodness, kindness. And again, the word goodness in Greek word ay Christotes, meaning goodness, excellence, uprightness. Kaya mga kapatid, we experience the goodness of God because ito po ay kayamanan ng Panginoon. And
Its root word, brethren in Christ, of Christotes, in Greek word is Christos, meaning serviceable, good, and literally useful, gentle, pleasant, kind, employed. And it translated better, easy, good, goodness, gracious, and kind. Kaya dito, mga kapatid, the word goodness in Greek word ay Christotes, and its root word is Christos, brethren in Christ. Kaya, the riches of His goodness. Kaya we always experience the goodness of God because He was so rich in goodness, mga kapatid. Kaya hindi ho kataka-taka that every time God planned, mabuti. Every time He speak, mabuti. Every time He will do, brethren in Christ, ay mabuti. Kaya, because God is good, and of course, brethren, He was so rich in goodness. Kaya tama po ang pagkakaliwat ng Amplified Version sa Romans 2:4, or are you so blind as to strifle with and presume upon and despise and underestimate the wealth of His kindness and forbearance and long sufferings, patience? Are you unmindful or actually ignorant of that fact that God's kindness is intended to lead you to repent, to change your mind and inner man to accept God's will? So here, brethren in Christ, ang ginamit po ay wealth of His kindness. Kaya po ang Diyos ay napaka mabuti at mayroon po siyang mabuting kalooban sa bawat isa sa atin. And again, it leads us to repent, to change our mind, and to come back to God and to accept His will. Base po sa sinabi po, mga kapatid, ng Amplified Version. Now, let us proceed. Number 3, we are rich according to the riches of God's grace to us. Not only rich in glory, riches in glory, and goodness in glory, kundi riches in of God's grace, brethren in Christ. Mayaman din po ang Diyos sa biyaya. Let us read here in Ephesians 1:7, Tagalog ang Biblia, na sa kaniya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. And in King James Version, Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, brethren in Christ. Kaya, according to His riches of His grace. Now, let us define the word grace in Greek word. The word grace in Greek word is charis, meaning grace, kindness, literally, grace as a gift, grace as a blessing, brought to man by Jesus Christ, favor, gratitude, thanks, a favor, kindness, graciousness, and it translated acceptable, benefit, favor, gift, grace, gracious, joy, liberality, pleasure, thankworthy, and thank. So here again, brethren in Christ, the word grace in Greek word is charis, meaning grace, kindness. Kaya God also is so gracious and so kind sa buhay ng bawat isa sa atin dahil siya po ay mayaman. Kanina-kanina lang, we defined that the God whom we serve, the God whom we worship, is the God of all grace, and He is able to make us abound in all grace, brethren in Christ. And now, the riches of His grace. Napakayaman. Kaya hindi ho tayo kakapusin, hindi tayo kukulangin sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya nga, lahat ng ating kakalanganin,
provision man yan, protection man yan, healing man yan, o ano man yan mga kapatid, it's all in the grace of our Lord Jesus Christ, because our God is rich in grace, brethren in Christ. Now, sabi po ng Amplified Version sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption, deliverance, and salvation through His blood, the remission, forgiveness of our offenses, shortcomings, and trespasses, in accordance with the riches and the generosity of His gracious favor. So here, brethren in Christ, ang ginamit po ay gracious favor, riches, and the generosity, brethren in Christ. Kaya we have all, brethren, because of the riches of His grace, brethren in Christ. And it's also mentioned in Ephesians 2:7, Tagalog ang Biblia, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. And in King James Version, Ephesians 2:7, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus, brethren in Christ. And for further understanding, let us read in Amplified Version, Ephesians 2:7, He did this that He might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable, limitless, surpassing riches of His free grace, His unmerited favor in His kindness and goodness of heart toward us in Christ Jesus. So here, ang ginamit po mga kapatid ay free grace, brethren in Christ. And this free grace, which the riches of God, brethren in Christ, are immeasurable, limitless, surpassing, brethren in Christ. Kaya salamat sa Diyos dahil ang biyaya niya ay sapat at higit pa sa sapat. He is always more than enough, mga kapatid. Kaya sa biyaya ng Diyos, anuman ang ating pangangailangan mula sa kalaki-lakihan, kalit-liitan na pangangailangan ay atin masusumpungan sa biyaya ng Diyos. At again, ang biyaya ng Diyos ito po ay kaloob ng Diyos na walang bayad sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya it is defined as unmerited favor, undeserved favor, and unearned favor of God sa buhay ng bawat isa sa atin. And lastly, number 4, we are rich according to the riches of God's greatness to us. Tayo po, mga kapatid, ay naging mayaman ayon, mga kapatid, sa kayamanan ng kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Let us read here in Ephesians chapter 3, verse 8, Tagalog ang Biblia, sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Kristo. And in King James Version, Ephesians 3:8, unto me, who am less than the least of all saints, in this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. So take note the word unsearchable, brethren in Christ. So hindi malirip. Anong ibig sabihin pag hindi malirip, hindi matarok? Meaning this is the greatness of the riches of Christ. Now let us define the word unsearchable. The word unsearchable in Greek word is anexkeneiastos. Anexikeneiastos. Let me repeat again. Anexikeneiastos, meaning that cannot be traced out. Literally,
that cannot be explored, incomprehensible, not tracked out, untraceable, and it translated past, finding out, unsearchable. So again, the word unsearchable in Greek word is an exikniastos, meaning that cannot be traced out. Kaya mga kapatid, hindi ho natin hindi po natin matatarok, hindi natin lubos na maintindihan ang kayamanan talaga ng ating Panginoon, the vastness of His riches, brethren in Christ. Kaya po, I called it the greatness of His riches, kasi hindi ho natin matarok. Kaya nga po, ang pagkaliwat at pagka-translate ng Amplified Version ng Ephesians 3:8, to me, though I am the very least of all the saints, God's consecrated people, this grace, favor, privilege was granted and graciously entrusted to proclaim to the Gentiles the unending, boundless, fathomless, incalculable, and exhaustless riches of Christ, wealth which no human being could have searched out. So here, brethren in Christ, pag sinabing unsearchable, ang ginamit po ng Amplified ay unending, which si Amplified, Amplified, boundless, fathomless, incalculable, and exhaustless riches of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ganun po kadakila ang kayamanan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya compare ang ating pangangailangan sa kayamanan ho ng Diyos, mga kapatid, iyan po ay katiting lang, mga kapatid, dahil we have the greatness of the riches of our Lord Jesus Christ. Kaya yan po, mga kapatid, ang kayamanan na mayroon ang Panginoon na because of the divine purposes, divine exchange purposes, He became, even though He was very rich, He became poor so that we na mahirap upang tayo ay maging mayaman sa Kaniya. Kaya mga kapatid, lagi natin tandaan na ang kayamanan, iyan po ay isa sa mga pagpapala ng Diyos. That is one of the blessings of God. Kaya nga po, sabi po ng Proverbs 10:22, Tagalog ang Biblia, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. And in Amplified Version, the blessing of the Lord, Amplified Version, Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it makes truly rich, and He adds no sorrow with it, neither does toiling increase it. So let me read it again, brethren. The blessing of the Lord, it makes truly rich, and He adds no sorrow with it, neither does toiling increase it. So here, brethren in Christ, all that we have are God's blessing to us, and this blessing that He bestowed on us and given to us, brethren in Christ, it makes us truly rich. At ang kagandahan, wala pong kalungkutan. Hindi po tulad ng kayamanan na binibigay ng sanlibutan na mayroon pong mga kapagyatian, kalungkutan. Subalit sa atin, mga kapatid, mayaman na, wala, masaya pa, mga kapatid. Mayaman na, may kagalakan pa. Kaya, yun po, mga kapatid, ang sinasabi ng Bible na tayo po ay pinagpala at ang pagpapala ay nagpapayaman sa atin. Kaya, brethren in Christ, tayo'y pinayaman ayon sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y pinayaman ayon sa kadakilaan ng Diyos, tayo'y pinayaman ayon sa katapatan ng Diyos, tayo'y pinayaman ayon sa kabutihan ng Diyos, tayo'y pinayaman ayon sa kagandahang loob ng Diyos, tayo'y pinayaman ayon sa kabaitan ng Diyos, tayo pinayaman ayon sa kapangyarihan ng Diyos, tayo pinayaman ayon sa kaalaman ng Diyos, tayo pinayaman ayon sa karunungan ng Diyos,
tayo pinayaman ayon sa kakayahan ng Diyos, tayo pinayaman ayon sa kapamahalaan ng Diyos, tayo pinayaman ayon sa kayamanan ng Diyos. At lagi po natin tandaan, ayon sa kaluwalhatian ng Diyos, ayon sa kadakilaan ng Diyos, ayon sa katapatan ng Diyos, ayon sa kabutihan ng Diyos, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, ayon sa kabaitan ng Diyos, ayon sa kapangyarihan ng Diyos, ayon sa kaalaman ng Diyos at ayon sa karunungan ng Diyos, ayon sa kayamanan ng Diyos at ayon sa kakayahan ng Diyos at ayon sa kapamahalaan ng Diyos, tayo ay pinayaman, mga kapatid. Kaya again, we're no longer poor, we are rich because Jesus Christ became poor that we might become rich, brethren in Christ. Kaya pag pinag-uusapan natin ang kayamanan, we just not talk about spiritual riches, kundi even material riches or literal riches, brethren in Christ. Tayo po ay pinayaman sa lahat ng aspeto ng ating buhay, spiritual man, intellectual, emotional, physical, material, and financial, because of what Christ did on the cross. Things to ponder, brethren in Christ. We are rich and wealthy in all aspects because He made us righteous and worthy all we expect. Let me read it again and let me emphasize this, brethren in Christ. We are rich and wealthy in all aspects because He made us righteous and worthy all we expect. Kaya we have all we need, brethren in Christ, sa pamamagitan po ng ating Panginoon Hesukristo. At remember that we tackled four things today. We are rich according to the riches of God's glory to us. We are rich according to the riches of God's goodness to us. We are rich according to the riches of God's grace to us. And we are rich according to the riches of God's greatness to us. At again, let me read it again, brethren. We are rich according to the riches of God's glory to us. We are rich according to the riches of God's goodness to us. We are rich according to the riches of God's grace to us. And we are rich according to the riches of God's greatness to us, brethren in Christ. And I hope that once again, we are blessed sa ating pong tinalakay, mga kapatid, who I am when I met Christ Jesus, and we tackled part 12, we are rich, not poor, brethren in Christ, because the divine exchange has been taken place. Naway, napagpala po tayo sa ating pong segment through the lens of grace. Mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig, salamat po sa inyong panunood. Mapagpala lagi tayo ng ating Panginoon hanggang sa muli po nating pagtatalakay sa biyaya ng Panginoon. Nang sa gayon, patuloy po tayong lumago sa biyaya ng Panginoon upang lalo po tayong magtumibay sa biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya again, God bless us all hanggang sa muli po nating pagtatalakay, mga kapatid.